for today's video nga ay mag-switching tayo ng ating mga parisan. So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Kaagad-agad na natin silang kinuha isa-isa at pagpapalit-palitin ng kapares. So, ayan na nga sila, guys. Ang ating dalawang bagong pagpaparisin na mga African lovebirds. So, bakit nga ba natin sila pag-switch ng pares? Dahil nga last year, buong taon tayong naghintay na makakapagpalabas ang sinuwa ng pares natin ng mga visual opapil follow, but they failed. So, syempre, hindi tayo susuko at susubok tayong muling makapagpalabas ng inaasam-asam at pinapangarap nating klase ng mutation. Imagine yung ibang mga mag-iibon nasa yellow face na at dun follow, tayo nangangarap pa rin sa opapil follow. So, move on and focus na tayo sa ating sikretong paraan or technique sa pagpapares ng ibon or mabilis na paraan. So, ayan siya, guys. Gumagamit tayo nitong tinatawag na washout. Ang washout ay pangtanggal ng mga parasite or mga kuto na maaaring dumikit sa ating mga alagang ibon. Ito rin ang ginagamit ko, ang spray bottle with water at hinahalo sa washout. Ang dalawang gamit na ito, ang washout at ang spray bottle with water, guys, ang ating sekretong ginagamit upang mabilis na mapagpares ang dalawang ibon na African lovebirds. So, ayun nga, if hindi tayo gagamit ng ganito, may pagkakataon na matatagalan ang pagpapares ng ating dalawang bagong African lovebirds. Sa kadahilanang sa wild nga, ang mga African lovebirds ay napaka-loyal sa kanilang mga kapares, guys. So, matatandaan na may napanood ako noon sa wild kapag ang African lovebirds ay na-inlove na, kaya nga tinawag silang African lovebirds, ay iisa lang or sa isa lang sila talaga pumapares. Since ang klase ng mga ibon na ito na meron tayo or African lovebirds ay mas sinatawag natin captive bred or mga pet birds, marami ng mga nagawa or mga nadiskubre ang mga tao upang makontrol ang pagdami nito. At isa na nga rito ang ating ginagawa ngayon, ang pag-i-spray nitong ating formula at pinaghalong washout sa tubig at pag-i-spray sa kanila. Ini-sprayan natin sila para magbago ang kanilang amoy. So, kapag in-sprayan natin sila nitong tubig na ito na may washout, magiging magkatulad na yung amoy ng dalawang ibon at makakalimutan na nila ang amoy ng kanilang mga naunang kapares. At sa pamamaraan ng ito ay mabilis nilang makikilala ang isa't isa dahil sila na ay ang mayroong pagkakaparehong amoy. Dahil nga ito sa tulong ng amoy ng ating washout na inilagay sa kanila at ihinala sa ating tubig. So, ayun, almost done na ang ating dalawang bagong parisan. Tapos na natin silang paliguan ng washout na may halong tubig. And we hope na sa darating na mga araw ay magpaparis na ito at ayun, magpo-produce na nga ng mga pinapangarap natin mga mutation or ang tinatawag na opapil follow project natin. So, ayan nga ang ating Parblue Opaline Possible Split Face Follow na si Tenten at ang ating bagong mob na si Lag. Sana'y mabilis silang magpares. At nandyan din ang ating green opapil follow visual na si Maverick. At ipinaris nga natin si Al na isang Vio Opaline Possible Split Pale Follow. So, sana yun nga, no, galingan ng ating mga alaga at bilisan na ito pa rin ang isa sa ating mga pangarap na mga mutation sa ating ibunan.
magkaroon din tayo ng iba't ibang kulay ng mga alat. At heto nga pala guys, just an additional information. So since may natira tayong formula dito, ang ginagawa ko, ini-spray ko siya sa ilalim ng ating ibunan para matanggal or mamatay ang mga langgam. Kasi may mga times na may mga langgam dyan dahil sa mga nahuhulog na mga patuka ng ating mga alagang ibon. So ini-spray-spray ko lang dyan para to make sure nga na malinis din ang ating ibunan. So, may nakita nga ako dito sa side ng mga langaw na dumadapo sa ating mga plants, sa ating garden area. At ayan din ang iba't ibang langgam na masakit din kumagat. So, ang tira nating formula ay in-spray lahat natin dyan para tepok silang lahat. Ayan, so mahihilo-hilo na sila guys. And after 5 minutes, tcharam! Ayan, so patay na silang lahat. Ganun ka-effective ang ating washout formula guys. Kaya pwedeng-pwede nyo na rin itong subukan sa inyong mga ibunan. So ayan, makalipas ang 30 minutos, eto na at tuyong-tuyo na ang ating mga ibon. Pagkatapos natin silang pinaliguan, ayan, napakakinis na nga ni Al, ang ating Vio-Opaline at ang ating Green Opapil Fallow na si Madway. Nandito rin ang ating Pablo-Opaline or Turquoise Pablo-Opaline na si Tenten at ang kanyang bagong kapares na isang Mauve-Pil Fallow. So, I really wish na after this pairing and the formula that we did to them, mabilis na silang magpapares. Naniniwala ako doon na inefektibo talaga ang sikretong pagwiwisik at pagpapaligo sa kanila ng sabay para magbago ang kanilang mga amoy. So, ayan, amazed na amazed talaga ako kay Tenten dahil siya ay gawang K-Pets. At siya nga ang nagmamay-ari ng leg band number 10. Kaya pinangalanan ko siyang Tenten. At sa kabilang banda naman ay ang ating Green Opapil Fallow na galing kay Kuya Michael Marvin. Shoutout po sa inyo. So, ayun na nga guys. Maraming salamat sa panonood sa ating video. Update ko na lamang kayo sa mga susunod na araw about sa ating mga bagong parisan. And yun lang. Maraming salamat sa pagtanaw.